yan sa ilay sa East Virginia. Kaya po, isa po din sa po ng aming study po yung impact po na sa mainstream media na tuloy ay undermine po yung official ito. Okay. So, kapag pinag-usapan po natin quantitatively, no, yung mga figures po ng inyong respondents, ang estimate ito, gano'ng karaming bata ito? Gano'ng karaming young voters ito? Sir, kung baga sa 24,000, so ito po yung last po namin na survey. So, kung baga yung nag-indicate po doon na talagang buboto, medyo mataas po, mga 60% to 70% po. Opo. Again, di ho pa makitong ang ginawa ng sampling dito ay tama po na kayo hindi ko sila kumakatawan din po sa number of ganilang komunidad sa ating komunidad. Meron mo pang ano ito? Implikasyon kung mga estimate natin gaano marami mga bata sila nililin kumilyon man ang posible nga po hindi marunong hindi mo makaintindi kung ano ba ang mali at tama sa balita. Yes, ma'am. Ibig sabihin nyo kung yung between 18 to 20, 25 or 21 years old na so that would be 52% po kung yung talagang si Central po doon sa Pinkus quiz natin. So ibig sabihin po, almost 52% po, sabihin na natin 50% po ng ating youth ay vulnerable po sa misinformation at disinformation. Nakakalitin po niyan. Consider po kung ilan po milyon po yung ating mga kabataan po. What is the implication, ma'am, of this study kung hindi ito makoporate? Considering po, that's almost only 5 months before the election. Sir, yung kinatanggit ko talaga yung problema, hindi po kailan talaga ito makapagpapakalap ng papers kasi maaari po niya talaga malinigawan at ma-determine po yung course ng election. Ibig kong sabihin ito, hindi po sila well-informed. Doon sa kanilang pagboto. Ang boto po nila ay base po sa fake news. Yun po yung nakakatakot po doon. Kung talagang po ma-intervention po sila ng mga fake news na pinapakalat upang magpabor sa isang kandidato. So, what is the cure, ma'am, para sa ating mga tahanan and for us sa mainstream media? Sir, napakalaking taas yung kung sinasabi nga natin na whole information approach, pero sinasabi na sa sarili po natin, which is unang po talaga yung i-assess mo natin yung sarili natin, kung mag-mainan po tayo na mag-detected ng fake news. Kaya po kami gumawa po ng well-spent up yung factor fake, talaga, isa po siya. Careful ha! Para makita natin, careful! Sino may dogs? Anong pinagmulan nito, ma'am? Again, briefly lang po, please. Ang pinagmulan nito? Pinagmulan po ng aming survey po, sir. Hindi, ma'am. Itong ang kaya ko nangyayari ito. So, ang pinagmulan po nito, ma'am, ay yung mga tao din na nakatatanda na nagpapakarag ng mga impormasyon. Sir, kumbaga, alam naman po natin na na-confirmant na po yan ang mga resume na doon po yung 16 elections po talaga, doon po talaga nagsimula yung pagpapakalap po talaga ng napakalaking portion po din ng mga fake news at nagtuloy-tuloy na po yan. Of course, napaka-vulnerable po talaga ng social media na po siya ng Facebook na sa fake news kasi nga po wala naman po control niya. Lahat talaga ang pwedeng mag-upload po ng fake news. So, we know that ang source po dito kadalasan ito po is our concerted efforts, is our well-funded, our official disinformation networks. Na kung minsan po ay inaabibit po sa mga tao po or mga political personalities po natin or political leadership. At yun po ba ng evidence na po? Ang iba ng pagsusuri po dyan. Okay, at ito po mga profesor, ang malaking, pinakamalaking
bansang integrasyon nito man ay itong dinadami ng mga bata hindi po maalam ano ho, sa pagdatingin kung maraming po tamang informasyon ay ito ang mga posibleng mag-swim.